Hello mga cake labu! Nasubukan mo na bang gumawa ng banana cake tapos ni-level up, nilagyan ng caramel, hazelnut? At para nga sa ating mga ingredients, meron nga itong 5 cups na all-purpose flour, 1 tablespoon na baking soda, 1 tablespoon na baking powder, at 1 tablespoon na cinnamon powder, 10 pieces na large na bananas, 1 cup na brown sugar, 1 teaspoon na salt, at maglagay na rin tayo dito ng 2 cups na vegetable oil. Dapat mauuna yung ilagay yung itlog kaso nauna ko nilagay yung ating oil. So, meron tong 8 pieces large eggs. At pagkatapos nga natin mailagay yung ating mga eggs, halu-haluin lang muna natin to. Maglagay na rin tayo dito ng 2 cups na creamy yogurt, 2 cups na caramel sauce, at para magkaroon pa ng flavor, naglagay lang ako dito ng 1 teaspoon na vanilla extra. Kapag okay na yung mga wet ingredients, ilalagay naman natin yung mga dry ingredients. Kapag okay na yung ating mixture, transfer lang natin ito sa ating baking pan. Naglagay na rin ako dito ng parchment paper. Ang size pala ng aking baking pan is 3x6. Set aside muna natin ito. Maglalagay tayo dito ng toppings, katulad nga ng hazelnut. Ginamitan ko na rin ito ng fruit processor. Kapag okay na yung ating hazelnut, tsaka naman tayong maglalagay dito sa ating banana mixture. Tigo 1 tablespoon lang yung nilagay ko dito. Then, kapag nailagay na natin yung ating hazelnut, huwag nyo na rin kalimutan na halu-haluin lang ito. Okay, dapat nakapreheat na yung inyong oven bago nyo i-bake to. Nakapreheat na siya ng 170 degrees Celsius at i-bake lang natin to ng 40 to 45 minutes. At mas maganda na gumamit kayo ng toothpick para ma-check ninyo yung banana cake nyo kung luto na. Then, pagkaluto nga ng ating banana cake, naisipan ko nga na maglagay pa ng toppings katulad ng caramel syrup at naglagay rin ako dito ng roasted na hazelnut. Diba? Super easy lang ng recipe natin. At kung nagustuhan mo nga ito, huwag mo na rin kalimutan na i-like and share. Or baka hindi ka pa nakapalo sa akin, i-follow mo na rin ako para like ang updated sa mga ginagawa kong videos. Salamat po sa panonood! Sa ulitin!